Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi mawala sa isip ni Dato ang sinabi ng imbestigador at ng kanyang driver. Ayaw man niyang pagdudahan si Pamela ay hindi siya mapakali. Kaya siya mismo ang personal na nag-imbestiga. Ilang linggo na niyang sinusubaybayan ng babae. Kapag nagkwekwento ito tungkol sa magazine, hindi naman niya inuulit ang tungkol kay Maynard Austria. Kung inosente ito sa lahat ng iyon, ay bakit hindi nito sinasabi sa kanya ang tungkol sa pagdalaw ng lalaki sa apartment nito? Alam niya na may nangyayaring kakaiba at kailangan niyang malaman iyon. Lalo na at nakumpirma niya sa gwardiya na bumalik nga ng opisina si Pamela. Sayang lang at wala siyang napa-install na camera sa opisina ng mga empleyado niya. Sana ay nakita rin niya kung ano ang totoong nangyayari sa opisina nito. Siguro hindi nito alam nakita pa ito ng camera mula sa kinatatayuan nito sa labas ng gusali kaya hindi nito naitago si Maynard. Pwede rin namang inosente talaga ang dalaga. Sa sobrang pagmamahal niya kay Pamela, ay nagbubulag-bulagan siya sa mga nangyayari, kahit ginagago na siya ng babae. Gamitin mong utak mo, Dato, tuwing titingnan niya si Pamela. Ngayon ay iba na ang nadarama niya. Galit. Nagagalit siya na nagagawa nito sa kanya ang ganoon. Naisip niya ang mga posibilidad. Naisip niya kung saan nagmula ang lahat ng iyon. Hindi niya maiwasang makagawa ng konklusyon. He remembered that all of a sudden, pinatalsik sa trabaho si Pamela at hindi nito maunawaan kung bakit siya tinanggal sa trabaho ng dating amo. Naisip niyang estupido si Maynard upang hindi nito malaman na isang malaking pagkakamali ang nagawa nitong pagtanggal sa trabaho kay Pamela. Hindi niya pinagdudahan iyon. Ayaw ni Pamela na lumipat sa kumpanya niya, matindi ang dedikasyon nito sa trabaho. At nang lumabas ang unang issue nila ng kanilang magazine at pumalo ang sales niyon ay tinanggal ito sa trabaho. Ang unang mga issues ay magaganda, ngunit wala pang isang taon ay nagkaroon na ng problema. Nagagayo na ng kabila ang mga ideya nila. Still, it didn't make sense any to him. Masaya naman si Pamela sa kanila. Mga ideya nito ang nawawala. Kinuha rin itong asistant ang asistant nito sa kabila na si Rina. Baka naman magkasabot ang dalawang iyon sa pagsasabotahe sa kanila. Kailangan niyang malaman. He wouldn't be caught blindsided by all that. Kaya naman personal nang inasikaso niya ang bagay na iyon. Iniwan niya lahat ang kanyang ginagawa para personal niyang maimbestigahan ang mga nangyayari. Isang araw, sinundan niya si Pamela. Paglabas ng opisina, sumunod siya sa dalaga papuntang apartment. Naghintay siya sa labas ng apartment. Hindi pa nagtatagal sa kanyang paghihintay ang binata nang biglang dumating si Maynard Austria na pumasok sa loob ng building. Sigurado na siya sa kanyang hinala. Hindi na siya magbubulag-bulagan. Anong klaseng coincidence yon? Kahit nasaan si Pamela, idumarating ang lalaking iyon. Pero naghintay siya. Naghintay siya ng ilang oras at nakita niya ang paglabas ni Pamela na masayang-masaya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din si Maynard Austria. Pakiramdam niya ang gumuho ang kanyang mundo. Ipinatawag niya si Rina sa kanyang opisina nang hindi nalalaman ni Pamela. Itinanong niya dito ang lahat ng dapat niyang malaman. Makinig ka sa akin. Ngayong oras na ito ay sobrang galit ang aking nararamdaman. Gusto kong magsalita ka ngayon o hindi ka na makakakuha ng matinong trabaho habang buhay. Galit na sabi ni Datu. Halatang natakot ito. Ano pong gusto ninyong malaman, sir? Anong nangyayari dito sa loob ng kumpanya ko? At umami na ito. Hindi na niya kailangan pang takutin ng sekretarya. Pinlano lahat ni Mr. Austria. Matagal na silang lumalabas si Pamela. Madalas silang nakikita kapag umaalis ka. Meron silang plano na hindi ko pa nalalaman. Ang alam ko lamang si Pamela lang ang lahat ng nagbibigay ng impormasyon kay Mr. Austria. Ako po ang nakakaalam ng lahat dahil ako lang ang pinagtitiwalaan ni Pamela. Sa palagay ko po ay may unawaan ang dalawa. Paano mo yan nasabi? Dahil pinagsasabihan ko si Pamela. Kaya lamang hindi siya nakikinig sa akin. Sinabi ko na tigilan niya ang kanyang ginagawa dahil naging malapit na din siya sa mga kasamahan sa trabaho dito. Ikaw,
Ano ang partisipasyon mo sa ginagawa nila? Yumuko ito. Ako po ang kanilang ginagawang utusan, sir. Magre-resign na po ako. Please, sir. May mga kapatid po akong umaasa sa akin at may sakit po ang aking ina. Umiiyak na sabi ni Rina. Ayokong makakarating kay Pamela nang kinausap kita. Kapag nalaman ni Pamela na nag-usap tayo, sisiguraduhin kong hindi na makakapag-aral ang mga kapatid mo. Naiintindihan mo ba ako? Sabi ni Datu. Yes, sir. Walang magawang sabi ni Rina. Nangibabaw sa kanya ang kagustuhang gumante. Handa sana siyang isakripisyo ang lahat para sa isang walang kwentang babae. Kaagad niyang tinawagan si Antoinette. Ngayon niya nauunawaan na tama lahat ang sinasabi ng kanyang lolo. Nadarating ang panahon na mai-inlove siya sa isang babae. Pero huwag puso ang gagamitin. Utak ang dapat mangibabaw. Antoinette, kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang gusto kong pakasalan, papayag ka ba? Gusto mo pa rin bang magpakasal sa akin? Anong nangyari dato? Bakit nagbago ang plano mo? Wala naman. Gusto ko lang pagbigyan ng lolo ko. Siguro, dahil nagagalit ka sa ginawa ni Pamela. Anong sabi mo? Huwag mo nang itanggi dato. Hindi ako bulag. Nakikita ko ang lahat ng nangyayari. Minsan, nakikita ko sila na magkasama. Kaya kailangan kong sabihin sa'yo para maprotektahan kita. Ang totoo, wala naman akong pakialam sa kanila. Antoinette, para siyang natauhan tungkol sa babaeng ito. Dati ay inis na inis siya rito, pero pala ang concern sa kanya. Wala siyang kahit na ano na sinasabi sa babae. Marahil ay dahil alam nitong pribadong bagay na iyon. Iginagalang nito ang pagkalalaki niya, ang pride at ego niya. Hindi ko binigyan pansin ang sinabi mo sa akin noon na nakita mo silang dalawa dahil malaki ang tiwala ko kay Pamela. Wala na rin silbing itanggi niya rito ang lahat pa, ganoong alam na nito. Baka higit pa sa nalalaman niyang alam nito kung noon pa nito natuklasan iyon. Yes, napalunok siya. Gaano kasama para sa akin, Antoinette? Hindi naman ganoon kasama dato dahil maaga mong natuklasan kung ano at sino ang babaeng gusto mong makasama. Yan ba ang dahilan kung bakit gusto mo akong pakasalan? Tiyak si Daddy ang unang-unang matutuwa sa desisyon mong ituloy na ang ating kasal. Wika ni Antoinette. Saka na natin yan pag-usapan. Sa ngayon, trabaho muna ang ating uunahin. Ikaw na ngayon ang magiging bagong editor-in-chief. Kaagad na niyang tinapos ang usapan nila ni Antoinette. Pagkalipas ng ilang araw ay niyaya niya si Antoinette sa Chicago. Nagtagal sila roon ng ilang araw. Kung tutuusin ay magulo pa ang isip niya. Ngunit isa ang nananatiling malinaw sa kanya. Tapos na sila ng malanding si Pamela. Hindi na niya papayagang lokohin at saktan pa siya ng babaeng iyon. Nabulag siya sa kanyang nararamdaman sa babaeng iyon. Bakit ba naaalala niya parati ang sinabi sa kanya ni Rina? Kung anong klaseng babae ito at kung paano siya nagawang lokohin. Hindi siya makahinga sa galit na kanyang nararamdaman para sa babaeng nanloko sa kanya. Napakagaling maglaro ni Pamela. Alam kung paano siya mapapaikot. Ang pagkakamali ng babae, kaagad niyang natuklasan ang mga ginagawa nito. Sigurado siya na hindi totoo na birhen pa si Pamela ang nakuha niya. Sa galing ng siyensya ngayon, malamang nadadaya din siya. Ipapakita niya kay Pamela na nagkamali ito sa ginawa nito. Humanda ito sa pagbalik niya sa Manhattan. Labis na nabigla ito. Napakuhusay umarte. Ang lakas na loob na sabihin nito sa kanya na ginamit lamang siya. Siguro, hindi ito makapaniwala na maaga niyang nalaman ang lahat ng plano nito sa kanya. Sa huli, ay wala na rin itong nagawa kundi ang umalis. Ang akala niya ay mayroon siyang madaramang satisfaction doon ngunit wala. Lalo lamang naging miserable ang kanyang pakiramdam. Kahit sigurado siyang tama ang ginagawa niya, nang maiwan siya upang pagnilayan ang lahat ng iyon, upang maunawaan na wala na sila Pamela sa buhay niya, ay nawala ang kasiguraduhan niya ang tama ang nangyari. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang umuwi siya sa bahay at nadatnan niya ang babae doon. Halos lamig na ito. Parang may humaplos sa puso niya. Ang gusto sana niyang gawin ay yakapin ito ng mahigpit. Bigyan ito ng init sapagkat halatang nanlalamig na ito ng husto. Pinatuloy niya ito. Binigyan ng blanket. Ipinagtimpla ng maiinom. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan pa niyang maghintay ng matagal sa ganoong klase ng klima sa labas ng bahay. Bakit mo ito ginagawa, Pamela? Tanong niya.
May kung anong nabuhay na pag-asa at pag-asam sa dibdib niya. Baka naman mali talaga siya. Mali ang hinala niya. Baka naman naisip ng dalaga na siya talaga ang mahal nito. Hindi na ito nakapaghintay sa labis na guilt kaya hinintay na siya nitong makauwi. Handa naman niya itong patawarin basta patunayan ni Pamela na nagbago na ito. Hindi ko alam kung ano pang ginagawa mo dito. Mahal kita at buntis ako. Parang nagpanting ang mga tainga niya. Ano? Buntis ka? Hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni Pamela. Akala ba ng babae maniniwala siya sa sasabihin nito at ituturo na siya na ama ng bata? Nababaliw na ito. They only had sex without protection once, sa bundok. At matagal ng panahon iyon. Dahil kung nabuntis ito noon, dapat malapit na itong mga anak. Kung buntis man ito, natitiyak niyang hindi siya ang ama. At minsan pa lamang na naisip niyang nakasiping nito si Maynard ay nagagalit na siya. Kaya ito, narito ngayon dahil ayaw itong panagutan ni Maynard. Ang tanga mo, Pamela. Hinayaan mong gamitin ka ni Maynard. Pumayag ka matulog sa takama ko para lamang sa benta ng magazine ni Maynard. Lahat yon ay pinayagan mong gawin niya sa'yo. At akong ginagawa mong gago kahit ako ang handang baguhin ang buhay ko para sa ating dalawa. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Pamela. And it's so sad that you have to do this to me. You are killing me. Naaalala niya ang sinabi ni Rina. Sa palagay raw hindi seryoso si Maynard kay Pamela. Blind devotion ang mayroon ng babaeng ito para sa lalaki. Ngunit iba na ang involved ngayon. May bata na sa sinapupunan nito. At syempre, kailangan itong isipin ang sarili nito. Marahil pagkatapos ng lahat ng ito ay hindi ito sinalo ni Maynard. At dahil ang tingin nito sa kanya'y isang malaking tanga, ay sa kanya nito pinasasalo ang sarili. Umuwi ka na, Pamela. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ng babae. Iyan lang ang sasabihin mo? At anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Nagpanting ang mga tainga niya. Pilit siyang ginagawang tanga nito. Hinawakan niya ang braso nito, ibig niyang alugin nito. Kumpara man lamang magalaw ang isip nito. Maipaunawa niya na malaki ang pagkakamali na ginawa nito. Pinalabas na niya ito. Now, he doubted if she really was pregnant. Ano nga ba ang totoo sa sinasabi ng babaeng ito? She was a schemer, a manipulative. Baka mali rin ang naiisip ni Rina na matindi ang debosyon nito kay Maynard. Baka mayroong malaking ipinangako rito si Maynard. Hindi na niya alam kung anong iisipin. Datu, huwag mong gawin sa akin ito. Nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka. Hinayaan na niya itong mag-isa. Palakad-lakad siya sa loob ng apartment at hindi mapakali. Hanggang sa maisip niyang malamig sa labas. Kung totoong buntis ito ay makakasama iyon dito. He tried to follow her but she was no longer there. Bakit pa ba niya ito aalalahanin? Alam na nito kung paano alagaan ang sarili. Kung sakaling pinabayaan siya ni Maynard, wala na siyang dapat magagawa roon. Hindi siya tagasalo ng babaeng katulad niya. Pero mahirap para sa kanya na hindi ito isipin. Kinabukasan din ay ginusto niyang puntahan ito, ngunit naunahan siya ng tawag ni Antoinette. Umiiyak ito. Pinuntahan kaagad niya ito sa bahay. Nakita niya ang sugat sa braso at leeg. Ang sabi nito ay sinugot at sinakdan daw ito ni Pamela. Pinuntahan niya si Rina at kinausap ito. Naglilipit na ito ng mga gamit. Ang usapan nila ay aalis ito kapag wala na si Pamela sa magazine. Anong nangyari sa kanya? Iniwan na ba siya ni Maynard? Totoo bang buntis si Pamela? Hindi. Nag-away sila. Pero okay na ang dalawa at magtatrabaho na ulit si Pamela kay Maynard. I see. I'm sorry, Mr. Samaniego. Don't be. Naglabas siya ng check at ibinigay iyon dito. Tulungan mo ang mga kapatid mo at sana ay gumaling na ang iyong ina. Hindi na po kailangan, sir. May kasalanan akong nagawa. Just take it. Iyon na lamang ang makakaya niyang iharap dito. Umalis na rin siya. He never heard from Rina again. At hindi na rin siya nag-abala pang hanapin kung nasaan na si Pamela. Tapos na ang bahagi ng buhay niyang iyon, may bago ng yugto sa buhay niya, sila ni Antoinette. He just wished those sleepless nights he had with Pamela on his mind would go away. Silang pinaglaruan ng baliw na pag-ibig. Nakakadami na ng sigarilyo si Datu. Hindi pa rin siya umaalis sa bahay ni Pamela. Dapat ay kanina pa siya nakauwi. Dapat ay umuwi na siya
Dapat ay asikasuhin niya ang kanyang asawa o kahit ang alamin man lang kung nasaan na ito. Ngunit hindi niya nagawa. Sa kasal kanina ng mga kapatid nila ni Pamela ay masaya ang mga bisita. Maraming nagtanong sa kanya kung nasaan si Antoinette at isa lang ang naging tugon niya. She's in Manhattan. Hindi na siya nagbigay ng higit pang paliwanag doon. Ang totoo ay hindi niya alam kung nasaan ang asawa niya. Matagal na silang estranghero sa isa't isa. He was partly to blame for that. Hindi siya kailanman nagka-interest dito. Sumubok siya, ngunit lalo lamang siyang nadidepress sa kaalamang walang pag-asa ang relasyon nila. Hinihintay na lamang niya itong ang mag-file ng divorce. Hindi na naabutan ng lolo niya ang ikalawang taon nila ni Antoinette. Pumanaw ito dahil sa atake sa puso. Napakalungkot ng pagkamatay nito. Ilang araw pa bago natuklasan na napatay na pala ang kanyang lolo, may bilin kasi na bawal itong istorbuhin. Kung hindi pa nag-alala ang kawaksi kung bakit hindi pa ito kumakain, ay hindi pa ito papasukin sa silid. Namatay ito sa loob ng opisina, kaharap ang isang tambak na papeles. Sa pekiwari niya, ay hindi na nag-e-NG ang lolo niya sa bahay nito, at malamang pati sa buhay nito. Umikot ang buhay nito sa pagpapadami ng pera, pero namatay itong malungkot at mag-isa. Ni walang nakakaalam kung anong huling inisip nito bago ito pumanaw. Mula nang mawala ito ay tuluyan nang nagpasa kanya ang kumpanya. Hindi nakikialam sa kanya ang kanyang ama bagaman kinukonsulta niya ito tuwing kailangan niya ng tulong hinggil sa malalaking desisyon. Ang kanyang ina naman ay pumanaw ilang buwan pagkatapos pumanaw ng lolo niya. Madalas ngayong nasa Amerika ang kanyang ama. Mas gusto nito ang klima roon. Kapag maganda ang pakiramdam nito ay sa kung saan-saan bansa ito nagtutungo. Ang sabi nito noong magretiro ito, kahit maraming pagkakataon na raw itong nakarating sa iba't ibang bansa, ay nananatiling hindi nito naikot ang mundo. Hindi kasi ito nagkaroon noon ng pagkakataong mamasyal. Puro negosyong inaasikaso nito. Ngayon, ay ibig daw nitong balikan ang masasayang alaala nito sa mga bansang iyon kasama ang kanyang ina, na ipinasyal nito ng ipinasyal noong libre na pa ito parati. Noon siya ang namamahala sa kumpanya. Alam niyang masaya ang kanyang ama. Nag-aalala siya at laging idinadaing ang masasakit na tuhod. Kapag nakakakain itong sala ay talaga namang namamaga ang mga paa ng ama. Siya naman ay nasa Pilipinas sapagkat mayroon siyang proyekto ngayon sa bansa. Isa pang dahilan ay si Pamela. Napabuntong hininga siya. Ayaw pa niyang umuwi kaya nagpa siya siyang manatili pa roon. Naghanap siya ng photo album na maaaring buklatin. Iba ang nakita niya. Susi. Ang hinala niya ay susi iyon sa lidsatid nito. Sinubukan niya itong gamitin at laking tuwa niya nang mabuksan ang pinto. Nakahiga si Pamela sa kama. Mukhang tulog na ito. Pinagmasan lamang niya ito. How he missed her. Sa mga gambing na aalala niya ito ay lungkot na lungkot siya. Kung naiba lamang sana ang mga pangyayari, marahil ay may mga anak na sila ngayon. Pero si Antoinette ang babaeng pinakasalan niya at tunay naging miserable ang buhay ni Datu. Ang totoo, maraming oras na hindi niya alam kung nasaan si Antoinette. May nakapagsabi sa kanya na mayroon daw itong ibang lalaki. Nauunawaan niya iyon. Halos inaasahan na niya ang mangyayaring iyon. Aminado siya na hindi siya naging mabuting asawa dito. Gusto na niyang mag-file ito ng divorce. Kahit ang kahulugan pa niyon ay maghahati sila sa kanilang mga ari-arian. Iyon nga lang, nitong huli ay nabahala siya ng sabihin ng ama nito sa kanya na napapasama ito sa crowd ng ibang anak nito. Kinausap niya si Antoinette. Sinita niya ito. Sinabihan niya itong wala na ito sa edad upang ngayon pa magloko ng todo. Sinabi niya ito sa kanya, kaya daw naman itong pangalagaan ng sarili. Kaya pinaniwalaan niya ang sinabi ng babae. Ayaw pa niyang umalis sa Pilipinas. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari kay Pamela. Gusto niyang alamin ang nangyari sa buhay ni Pamela nang wala siya sa piling nito, sapagkat wala siyang ideya sa lahat ng iyon. Hindi siya kailanman nagtanong sa kapatid niya. Minsan lang siyang nagtanong kay Patricia at iyon ay nitong huli na lamang. Ang sabi ni Patricia ay maayos naman daw ang kalagayan ng kapatid nito at may magandang trabaho naman daw. Pero malaking tanong sa kanya kung bakit hindi nag-improve ang bahay ng mga ito. Labis siyang nabigla nang makita ang bahay ng mga ito sa kanilang probinsya. Naisip tuloy niya na sadyang walang ipinagbago si Pamela, na makasarili pa rin ito. Marahil ang lahat ng ipon nito ay napunta sa ibang magandang bahay na tanging para dito lamang. Maayos naman ang babae, pero sa palagay niya ay hindi ganoong kaayos.
dahil hanggang ngayon ay empleyada pa lang din si Pamela. Kung nakapag-ipon ito, tiyak na kayang-kaya na nitong magpublish ng sariling babasahin sa Pilipinas. Gaano ba kalaki ang halaga na kailangan nito para makapagsimula ng sarili nitong magazine? 1,000,000. Baka naman 2,000,000. Bakit wala itong ganoong kalaking pera? Pinabayaan ba ito ni Maynard Osria? Ah, hindi na niya alam kung ano ang nangyari sa dalawa. At parang ibig niyang magsisi kung bakit hindi niya inalam. Kaya lamang ay hindi siya pinapayagan ng pride niya. Ang totoo, mahal pa rin niya ang dalaga. Datu, umul nito. Ang akala niya ay nagising ito ngunit nakita niyang nakapikit pa ito. Tulog na tulog. Bigla siyang napangiti. Nananaginip ang dalaga at sigurado siya ang laman ng panaginip ni Pamela. Sobrang nakakapagpataba ng puso niya na ang babaeng laging laman ng kanyang panaginip ay siya ang nasa panaginip ngayon. Hinaplos niya ang pisngi nito. Kung alam lang nitong matagal niyang inasam, kahit ang ganoon lamang na sandali. Tinabihan niya ito. Sobrang saya niya ng mga oras na iyon dahil malapit siya kay Pamela. I love you, Pamela. I never stopped loving you. Nang magising si Pamela ay ang mukha ni Datu ang namulatan niya. Nagtangka siyang bumangon, ngunit nakayakap ito sa kanya. He smiled. Good morning, baby. Paano ka nakapasok dito sa kwarto ko? Lumayas ka nga! Ayaw ko. Please, kailangan mong umalis dito. Hindi siya pinakawali nito hanggang sa sumuko na siya. Naroon lamang siya sa tabi nito habang nakayakap ito sa kanya. Hindi niya magawang tumingin sa mukha nito. Ayaw niyang madala sa emosyon niya. Time for breakfast. Maya-maya ay wika nito. Tumayo na ito, nanatili siyang nakahiga. Hindi malaman kung anong gagawin. Ano nga bang kaya niyang gawin upang mapaalis ito kung ayaw nito? Tumawag ng pulis? Pero baka ang pulis pa ang matakot sa lalaking ito. Ang tanging maaaring asahan niya sa pagkakataong iyon ay ang sarili niya. Hindi niya maaaring hayaang maisip ni Datu na oobra ang ganong estilo nito sa kanya. Noon, mayroong kumatok sa pinto. Bumangon kaagad siya. Baka buksan nito ang pinto ay mahirap na. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating siya sa sala, ay bukas na ang pinto. Nasa sala si Datu, ang nanay niya ang nasa pinto. Dala ang susi niyang ipinagkatiwala niya rito upang maibsan ang pag-aalala nito sa kanya. Alam niya na ang susi ay makakagaan sa pakiramdam ng kanyang ina. Pero hindi niya inaasahan ng ganito. Siguro ay patungo na sa silid niya si Datu nang bumukas ang pinto. Naunahan ito ng kanyang ina. At ngayon ay nababasa niya ang labis sa pag-aalala nito. Tumingin ito sa kanya. Nahuhulaan na niya kung anong iniisip nito. Nakasuot lamang si Datu ng boxer shorts. Ang barong nito ay nakasampay sa sofa. Siya naman ay suot ang isang nightgown. Ano pang maaring maisip ng matanda? Nay, nandito pala kayo. Nagpunta lang dito si Datu kagabi at tinanong kung bakit hindi ako nakapunta sa kasal. Nakainom siya kaya dito na siya nagpalipas ng gabi kaysa naman maaksidente pa kako sa daan. Sinubukan niyang ngumiti upang maibsan ang tensyong nararamdaman. Bahagyang tumango ang nanay niya. Magandang umaga po. Bati ni Datu sa matanda. Pauwi na rin po ako. Pasensya na kayo at naabutan niyo ako sa ganito. Tumango uli ang nanay niya. Tila walang masabi. Kalmadong kinuha ni Datu ang mga gamit nito at natuloy sa banyo. Hindi pa rin nagsasalita ang kanyang ina. Nang lumabas si Datu ay nagpaalam na ito. Siya na ang nagsara ng pinto. Hinarap kaagad siya ng nanay niya. Anak, anong nangyayari? Gaya nga po ng sabi ko, Nay. Mahirap pong paalisin ko pa siya ganoong nakainom. Saka wala na po iyong nangyari dati, kung iyon ang inaalala ninyo. Siya nga po mismo ang nagtanong kung bakit daw hindi ako dumalo sa kasal. Baka raw po naiisip ko pa ang dati. Sana raw po ay kalimutan na namin iyon. Ayaw sana niyang tumahi ang kwento, ngunit ano ba ang gagawin niya sa sitwasyon? Ganoon ba? Siya sige, kumain na muna tayo. Mag-ayos ka at magluluto ako. Sumunod siya. Panay ang hiling niyang sana ay huwag nang mag-alala ang nanay niya. Paglabas niya ay nakahanda na nga ang almusal. Pilit na iniba niya ang paksa. Nagtanong-tanong siya tungkol sa kasal. Maayos naman daw at maganda ang kaganapan ng nagdaang araw. Hindi siya makatingin dito ng tuwid. Hindi niya kaya. Nahihirapan siya. Hindi niya ugaling magsinungaling dito.
Ayaw niyang mabasa ang pagdududa sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay alam na nito ang nangyari. Kahit walang nangyari sa kanila ni Datu ay nagigilty siya, sapagkat naroon pa rin ang pag-asam niya para dito. Nahihiya siya rito. Kahit maganda ang naisip niyang paliwanag ay alam niyang hindi sapat iyon. Nay, ayoko pong nag-aalala kayo sa akin. Maniwala po kayo. Kaya ko itong buhay na ito. Alam kong naiisip ninyong malaking komplikasyon na nakita niyo rito si Datu, pero maniwala kayo. Wala po kaming relasyon. Tinapik nito ang kamay niya. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Hala, kain ang kain. Lihim siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung maniniwala siya rito dahil naging mailap din ang mga mata nito. Hala, ano ang dahilan ni Rina na dating sekretarya ni Pamela na siraan si Pamela kay Datu? Naging mabuting boss at kaibigan naman si Pamela kay Rina. Nakakalungkot lang kasi talagang nasira ang buhay ng ating mga bida. Ngayong muling nagkita ang dating magkasintahan, maayos na kaya ang lahat, ganoong alam pa nila mismo na mahal nila ang isa't isa. Abangan!